Hello guys! Hello Farsign! Hello Leo Aries Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng mga Farsign, Leo Aries Sagittarius. Tuesday message natin guys. So, ito ay general reading. Okay, wow! Isang mayaman na lalaki. Wow! So, Farsign, Leo Aries Sagittarius, comment down below. Number 4, number 13, number 3, number 8. Pera, pera, kayamanan. Babae ka ba? O ano man ang gender mo? Sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng may mag-offer sa'yo ng kasal. Pwedeng may manliligaw ka. Or posibleng may mag-offer sa'yo ng kasal na siya ay financially sobrang yaman. Financially sobrang stable yung situation niya. So, nakikita natin to. Or posibleng partnership to sa business. Pwedeng may nag-o-offer sa'yo ng business and yung ka-business partner mo ay sobrang yaman. Great fortune, parang sinasabi ng barasa dito na may magsha-shower ng abundance, blessing, good luck, good fortune sa buhay mo. Sa usaping pera. Okay? So, kung makikita mo dito, kung ikaw naman ay may asawa na, 'di ba? Like for example, may asawa ka na, posibleng swerte ka o swerte itong napangasawa mo. Pwedeng if ever man na hindi maganda yung takbo ng financial flow mo, pero itong asawa mo siguro or itong ka-committed mong relationship ay sobra siyang mayaman sa puso at mayaman sa financial, parang ganun. Or it's a warning kasi to eh. Like for example, kung married ka, kasi may kasal dito eh, married ka, huwag nating i-underestimate yung asawa natin, lalo na kung kasal kayo. Kasi hindi natin alam yung swerte talaga, bilog ang mundo, 'di ba? Panapanahon, ang pagkakataon. So, hindi mo alam kung kailan magsha-shower yung great fortune sa buhay niya. Okay? So, kailangan mong maging careful. Okay? And dito din, so if ever man na bago kang pasok sa trabaho, ay dito ko sa'yo dito na pwedeng ang trabaho ito na pinasok mo ay maganda yung flow ng money, ng energy. So, pwedeng mayaman yung employer mo, mayaman yung company, and maraming magagandang opportunities na pwedeng makuha ka dyan. Okay, so comment down below guys. Oh, sorry. Okay, mother and biblical. Okay, so nakikita natin dito guys na posibleng ikaw ay nanay or ikaw ay may nanay pa. Ang nakikita natin dito is posibleng kailangan ng anak mo. Kasi dalawa to. It's either, for example, Farsign, Leo Aries Sagittarius, may anak ang babae or lalaki sa kahit anong edad sila. Sinasabi, if nanay ka, make sure daw na turuan mo yung anak mo in an biblical way or parang yung maging mabuting tao. Okay? Parang ganun. Which is, hindi naman siya related dito pero itong barahang to is napaka-importante. Okay? So, siguro, yun dito, focus ka. Kailangan mo daw bigyan ng focus ang iyong anak o yung mga batang individual sa buhay mo na turuan mo na maging mabuting tao. Okay. Okay guys, so nakikita ko sa'yo dito na isang napakagandang balita galing sa malayo. Kasi itong dalawang barahang to, same lang yung message nila eh. Diba? Kung makikita mo, ang message ng dalawang yan is balita. It's either good news or kung ano man na balita yan. But ang nakikita ko sa'yo dito, it's either ikaw ang nangihinayang or may isang tao or maraming tao ang yung nangihinayang sa'yo. Parang ganun. So, comment down below. Pero ang nakikita ko dito, pwedeng ikaw to. Pwedeng makatanggap ka ng isang balita na tungkol sa isang tao na nagawan mo siguro ng hindi maganda.
And good news yun, na parang biglang, maraming good news to eh. Kasi ano to eh, 8 of 1s. Maraming balita, maraming information ka na matatanggap na pwedeng manghinayang ka sa ngayon. Okay, so yun. Oh, kung makikita mo dito, ang balitang yan is posibleng tungkol sa kapamilya mo. Pwedeng kaaway mo na siya or, tingnan mo. Kung makikita mo dito, sinasabi ng baraha na sobrang napakaganda. Okay? So, yun. Ang nakikita natin dito is maraming new beginnings ang nangyayari sa taong kakilala mo. It's either relatives, friends, or dati mong karelasyon. Siguro may sakit siya, gumaling siya sa kanyang sakit. So, puro lang good news ito eh. Yun yung mababalitaan mo. Kasi lang, pwedeng kaaway mo siya or ka-misunderstanding or kagalit. Parang ganun. So, kaya nanghihinayang ka ngayon dahil hindi mo masyadong ma-celebrate yung blessings niya or hindi mo masyadong wala ka ng connection sa kanya. So, hindi mo na pwede siyang i-congratulate or hindi ka na pwedeng makisaya sa success niya. Parang ganun. Dito din sa trabaho, sinasabi na may iba sa inyo dito, fire sign Leo or Sagittarius, na makakatanggap kayo ng balita. If ever nag-a-apply ka ng trabaho, if ever may health problems ka, pwedeng maganda yung health na balita. May mga relationship na pwedeng magsimula. Mayroon ditong trabahong magsisimula. May magsisimulang mag-training, mag-seminar, or mag-balik eskwela. Okay, ang galing. So, yung iba naman dito naghihintay ng pera, for example, umutang ka sa banko, inheritance, sweldo, or kanon pa man, sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag kang masyadong mag-alala kasi on the way na siya. Diba? Nandito na yung Knight of Pentacles, so, ibig sabihin yan, on the way na, parating na kung ano man itong hinihintay mo. And kung makikita mo itong Zero the Fall, sinasabi na hindi mo man pansin, pero ang araw na ito ay isang hudyat ito sa'yo. Parang ito yung starting point ng mga pagbabago sa buhay mo, mapa-emotional, mapa-pamilya, mapa-trabaho, mapa-health, mapapag-aaral yan, or kung ano man to, business or collaboration, or kung ano man na involved sa buhay mo, sinasabi ng baraha na ito yung simula ng pagbabago. Nandito yung great fortune, nandito yung kasal, nandito yung pagyaman, nandito yung lahat ng bagay na pwedeng minamanifest mo, pinagpipray mo sa Panginoon. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na if ever man na hindi pa ito dumarating sa'yo, sinasabi na kailangan natin yun, maging mabuting tao. Maging mabuting tao tayo sa lahat ng taong nakakasalamuhan natin kasi hindi natin alam. Yun nga, bilog ang mundo, umiikot. Minsan, yung taong kaharap natin ay nasa ibaba ngayon. And then, the other day, nasa ibabaw naman siya. So, kailangan natin tratuhin ng equal ang bawat tao dito sa paligid natin. Maging CEO man siya, janitor, or ano pa man, maging fair tayo. Okay? Mabuting tao. Integrity. Thank you, guys. Bye!